sa Senado at sa Kongreso, naku po. Ang dami mga sipsipan yan. Eh, itong gobyernong ito, ala na, sindikato na to. Paninindikato na, mga kapartner. Talagang kawawa. Ang taong bayan, kawawa. Talagang ano, wala na eh. Maano mo na, mararamdaman mo na. Lumabas ka lang, makikita mo na, mararamdaman mo na. Mararamdaman mo na yung kahirapan talaga eh. Makikita mo. Yung mga tao, mararamdaman mo na yung kahirapan. Oh. Subiri, sip-sip. Eh, naku, hindi lang sip-sip. Talagang ano to eh, talagang higup. Si Subiri, higup to eh. Itong walang iyang ito eh. Talagang ano, Domingo Hada pa, maliit pa yung ibinigay na confidential fund. Kaya BP dapat dagdagan pa para masiyahan ng gusto. Gawin na nila nga, gawin na nilang 1 billion para makakilos ng malaya. Kaya naman natin bayaran yan. Wala silang kahirap-hirap. Eh, yun na nga. Eh, gawin na lang confidential fund. Gawin nyo ng 1 billion. Para kayo na lang yung mabubuhay sa mundo. Di ba? Yung confidential fund yun, nahihiya pa kayo eh. Di ba? Gawin nyo ng 1 billion. Di ba? Confidential fund. Para ano, lahat. Ano na eh. Para kayo na lang matira rito. Di ba? Parang gusto nila, sila na lang mabubuhay eh. Di ba? Alang eh, itong mga ayup na to. Talagang, salapan ha. Rodel Muñoz, alam nyo dito sa mundo, alam nyo dito sa mundo natin, ha, wala nang mabait. Bakit ka mo masasabi ko? Dahil ang gusto ng Diyos at gawa ng Diyos, ha, di natin gusto. Kaya lahat tayo sa demonyo na demonyo na. Buti na lang si Duterte nagbawas. Huwag na tayong magkunwari na mabait. Mabait ka o wala. Ano to? Mabait ka o ako wala mabait dito. Gladi, ha? Isipin mo yung mga yan, no? Ano pa ba? Namin na pala boldo sa Bermayes, tama ka sir, yun. Susan Aliola, sobrang nagnanakaw ang opisyal ng gobyerno, kaya lalo tayo nga naghihirap sa ngayon. Yan ang bunga ng pagboto at hindi nag-iisip. Good evening po sir SGP Chay, God bless po. Ingat po kayo palagi. Yun nga eh. Sabi ko nga, 'di ba? Oras na magkamali tayo ng inihalal dito. Oras na magkamali tayo ng inupuri ito. Noon pa natin sinasabi 'yan eh. 'Di ba? Noon pa natin sinasabi 'yan. Pangangampanya pa lang. Oras na magkamali tayo ng inihalal dito, inupo. Tapos na ang bansang Pilipinas. Ito na. Nararanasan na natin. Unti-unti na 'yan, mga kapartner. Hindi naman tayo na gano, ha. Jose del Rosario, habang may bobotante, ha, pabalik-balik lang yan, ito nga problemang ito. Ayun nga, hanggat may kurap, ha, hanggat may nakaupong kurap na sa gobyerno. Ayun nga, sabi nga ni Vice President, di ba? Ang talagang problema o pangunahing problema, ha, ng Pilipinas, malawakang korupsyon. Yan ang problema talaga. Kaya kailangan masugpo mo yan eh. Kailangan masawata mo yan eh. Pag yan hindi mo nasawatayan, pag yan hindi mo natanggal yan, hindi mo nasawatayan, hindi mo napigilan ng korupsyon, eh talagang ano nga, talagang kahit na magtututuwad si Bongbong Marcos, talagang walang mangyayari sa Pilipinas. Dahil ang pangunahing problema talaga, korupsyon. Kaya nga ang slogan ni Vice President, di ba? Gobyernong tapat, angat buhay lahat. Kung ang gobyerno mo corrupt, dibagsak lahat. Di ba? JC Del Rosario, habang ayun nga, Julian na Crowfield, ah. Kanya-kanya sila nang pambubulsa, tapos sasabihin magandahin ang imahe ng Pilipinas, sila gumagawa ng
ng itsura ng Pilipinas, kundi naman makakapal na ang mukha nila, eh, talagang makapal na ang mukha niyang mga yan. Talagang ano na yan, talagang hindi mo na matatapalan mga mukha niyang mga yan. Hindi na kaya na simento. E biruin mo, sasabihin mo, pagandahin ang imahe ng Pilipinas. Eh unang-una, kayo bumaboy sa Pilipinas eh. Paano mo masasabi pagagandahin ng Pilipinas? Tutulungan namin kayo. Kayo unang bumaboy sa Pilipinas. Kayo unang lumapastangan sa Pilipinas. Kayo unang nagwalang hiya sa Pilipinas. Di ba? Tapos mananawagan ka. Pagandahin ang imahe ng Pilipinas. Alang hiya. Siguro kung pagagandahin ang imahe ng Pilipinas, pag wala na kayo dyan sa gobyerno, pag nagsilayas na kayo dyan, doon lang siguro gaganda ang Pilipinas. Pangalawa, doon pa lang kayo makakapaglingkod sa taong bayan. Pag wala na kayo sa gobyerno, puro kayo hinduropot dyan eh. Pagandahin daw ang imahe. Paano pagagandahin? Nakikita nyo nga, sa bilibid lang, hindi nyo mapaganda. Isipin mo yung bilibid na yan. Kung isipin mo, nasa loob ka na ng bilibid, nangyayari pa yung mga ganyang krimen. Ayan nga, sa loob ng bilibid, di nila maayos eh. Di ba? Ibigay mo, nasa loob ka na ng bilibid eh. Napakaano na lang yun, di pa maayos. Paano pa kaya pag nasa labas na? Ibigay mo yung bilibid na yan, di ba? Gano'n lang kaano yan, malaki yan, pero, di ba? Isang compound lang yan. Hindi nila maayos. Isipin mo, paano pa kaya buong Pilipinas? Di ba? Isipin mo. Talagang ano na yan eh. O ano sumira dyan sa bilibid na yan? Di ba? Corruption. Puro corruption lahat yan eh. Yan sumisira eh. Anay yan eh. Yung corrupt na sa gobyerno, anay yan eh. Yan ang sumisira sa Pilipinas. Yung mga corrupt na yan. Ito galing kay Elaster Edrela, i-abolish na yung Senate na yan eh. Yun na nga eh. Dapat nga i-abolish na yung Senate na yan. Wala na maaasahan taong bahay niya. Ano pa maaasahan ng taong bahay niya sa Senado? Ano yan? Bong Revilla? Lito Lapid? Maaasahan ba yan? Jinggo Estrada? Sus Mario Josep? Robin Padilla? Yan ba maaasahan ba ng taong bayan yan? May masilbi ka nga, di ba? May masilbi pa sa kanila, may masilbi pa nga sa kanila diyan eh. Alam niyo ano, yung rebulto. Yung rebulto kahit papaano naiihan yung rebulto eh, di ba? Minsan napapahingaan, nauupuan, di ba? Pwede mong tambayan ang rebulto eh. Pero itong mga hayop na to, naiihan mo ba yan? Sila Jinggoy? Kaya yung mga hayop na yan, wala walang silbi yan eh. Kim Alan Idol, wala na maaasahan taong bayan. Talagang tama ka dyan eh. Wala na. Noon pa natin sinasabi yan. Lahat na sinasabi natin in the previous vlog talagang lahat nagkatotoo. Diba? Lahat nagkatotoo, lahat na sinabi natin eh, na walang mangyayari dyan. Tatapating ko na kayo. Jenny Labart, Jenny Labartete. Thank you SD Pichay sa pagtindig sa katotohanan, watching from Santo Tomas, Batangas. Ingat po kayo lagi. Ayun. Salamat. Cynthia Estrada, yes, both Marcos and Duterte. Need troll and reason to confidential fund, but more than troll, Marcos Duterte need this fund to fill their war. Cheese again each other, but we think have already decided that even as a family believe that the election have decided to Bobo match is president. Bibi Parcelli, kung ako ang
Kung ako ang vice president, bibigyan ko na lang ng 10 million ang bawat senador. Ha? Pasado ang budget ko. Oh, 'di ba? Pasado ang budget ko 650 million. Ha? Minutes lang 240 million. Meron pa ako. Ayun na nga. Oh. 410 nasa bulsa ko para gastos sa susunod na eleksyon. Eh, yun na nga. Eh, alam mo naman dito, negosyo rito, politika rito, negosyo. Talagang negosyo, sabwatan, sindikato. Wala na eh. Ginagawa ng politiko rito, ginagawa ng business eh. Ha? Ang gobyerno rito, ginagawa ng business eh. O, kita mo si Bantag. Ha? Biruin mo, nag-business doon sa ano, sa Bucor eh. Diba? May negosyo eh. Alang iya. Tok, mako, walang silbi na ang mga senado ngayon. Lahat ng batas na ipapasa na hindi na kailangan na senado idol. Eh. Hindi na kailangan na senado eh. 'Di ba? Alam mo yung mas magandang tanggalin na 'yan para yung mga pork barrel niya mga 'yan. Lalaki ng pork barrel niyan. Ah, milyon-milyon ng pork barrel niyan taon-taon. O, 150 million ng pork barrel niyan, senado. Pagpalagay 150 million na ang pork barrel niyan, taon-taon, yan senado na yan. O, isipin mo yan. Eh, kung mawawala na yan, maa-abolish na yan mga yan. O, di mapupunta sa taong bayan yan. Yung mga, ano nila, mga pork barrel nila, mga sweldo nila, o, direkta sa taong bayan, pagpagawa ng pabahay. Diba? Ang daming walang bahay dyan sa tundo. Paggawa mo ng village, paggawa mo ng ano, libre. Diba? Kaya mas maganda, tanggalin na yung senado na yun. Wala na eh. Wala na maasahan taong bayan dyan. Alin, kay Lito Lapid? Ano maasahan mo kay Lito Lapid? Ha? Kila Bongo, ano maasahan mo ron? Ha? Alang iya, nagmura pa eh. Alang iya itong mga to. Talagang, ala na. Talagang pagkaganito gobyerno natin. Talagang wasak na gobyerno. Talagang baboy na gobyerno dito. Wala na makikita ang taong bayan dito. Tatapating ko na kayo. Wala na eh. Eh, biruin mo, tataas na ng bilihin. No? Oh. Diba? Oh, Rodolfo sa, ano, Salazar, ha? Salazar, yan. Abolish na yan. Ha? And repealed the confidential fund and intelligence fund, death penalty for a corrupt government official and politician, salute sa bayan. Eh yun na nga eh. Ha? Dapat ito, ano na to, mga to eh. Kaya nga wag na ibitayin, demolish na lang yung mga senado na yan, patatanggalin na lang lahat yan. Ha? Mas maganda pa, total may mayor naman eh, di ba? Governor naman, mayor naman eh. Di ba? Oo. Oh. Tapos yung mga ano, direkta sa taong bayan, hindi na pwedeng hawakan ng politika yan, yung budget na yan. Ha? Di ba? Kasi pagdadaan pa sa politika yung mga budget na yan, lalo matatapyasan yan eh. Minsan di pa nakakarating yan eh. Di ba? Mas maganda kuha na maghahawak yan eh. Di ba? Alang yan. Kasi pag ito mga hawak, naku po. Talagang ano, walang mangyayari. Talagang ano, oh, Tabi Briones, ha? Mabuhay ka, brother. Ayun. Salamat. Erlinda Aquino, saludo ako sa iyo, kuya. Ingat ka lagi. God bless. Oh, yun. Army Aquino, pwede rin ba tayo nga manawagan sa kanila? Gumawa naman sana sila ng batas sa mga kurakot. Eh, hindi gagawa ng batas yan. Eh, yung ang tanggalin nga lang yung ano, yung pork barrel, eh. Diba? Gumawa dati si ano, Mayor Lim, eh. 'Di ba na tanggalin na nga yung pork barrel na yan eh, 'di ba? I-demolish na yung pork barrel na yan eh. Tsaka yung mga ano, yung mga political dynasty, 'di ba? Gumawa si Mayor Lim ng ganung batas eh. Dating senador siya noon eh. 'Di ba? Na i-demolish na yung mga pork barrel na yan eh. Eh wala, wala sumuporta sa kanya eh. Ah, dahil kasi ang intention ni Mayor Lim noon, puro labas sa mga magnanakaw eh. 'Di ba? Puro labas sa magnanakaw ang intention ni Mayor Lim noon eh. Wala sumuporta sa kanya. Ha? Wala sumuporta eh. Kaya si Mayor Lim nabuisit eh. Ano ginawa ni Mayor Lim?
Wala. Hindi rin pinasa, hindi rin na ipasa yung batas. Tanggalin na nga yung pork barrel na yan. I-demolish na yung mga ano na yan, mga political dynasty na yan. Diba? Yun ang ginawa ni Mayor Lim sa Senado nun. Ano ginawa? Wala. Wala sumuporta sa kanya. Kaya si Mayor Lim nag-resign eh. 3 taon pala sa Senado, nag-resign. Hindi na nakatiis eh. Sabi nga ni Mayor, ano pa gagawin ko rito? Hindi na nga na-aprobahan yung batas na inaano ko, pinapasa ko. Wala sumuporta sa kanya. Natanggalin niya yung pork barrel, wala sumuporte. Kasi si Mayor Lim na-visit eh. Alam mo naman si Mayor Lim eh. Diba, ayaw niya nung nasa ano lang. Talagang sarap daw talaga ng buhay dyan. Sa Senado, tinta lang ng ballpen. Buhay ka na dyan eh. Diba? Tinta lang ng ballpen ang puhunan mo dyan eh. Sa Senado. Oh, kaya yung mga senador na yan, sasarap ng buhay niya mga yan. Eh si Mayor Lim, hindi nakatiis. Nag-resign. 3 taon pala, nag-resign na. May 3 taon pa siya. Nag-resign si Mayor Lim eh. Bumalik uli sa pagka-mayor eh. O isipin mo yun. Eh kung gusto lang magnakaw ni Mayor Lim, mag-resign ba yun? Nag-resign eh. Nabuisit eh. Oh. Diba? Na talagang napakasarap nga daw dyan sa Senado. Talagang tinta lang daw ng ballpen ang puhunan mo dyan. Pera na. Oh. Carolina Tapero, ah, dapat hindi magbabayad ng tax ang mga Pilipino. Kawawa talaga ang taong bayan. Eh, yun na nga. Talagang magbabayad tayo ng tax eh. Hindi tayo magbabayad ng tax. Consumer tayo eh. Hindi tayo magbabayad ng tax. Pagpalagay SM, siyempre, yan ba, SM? Halimbawa, SM, nagbabayad ng tax yan, di ba? Tayo, hindi tayo direkta magbabayad ng tax. Kumbaga sa ano, yung bibili natin produkto, nakapataw na yung tax doon. Halimbawa, nagbayad ng SM ng tax, lumaki yung tax niya. Oh, saan ipapataw yun? Sa produkto niya. Doon ipapataw lahat yun. Either tayo, hindi tayo direktang nagbabayad ng tax. Pero yung binibili natin, may tax na yun eh. Nakapataw na yung tax doon. Ultimo sigarilyo. Ultimo nga pulubi, nagbabayad ng tax yan eh. Oo. Diba? Lahat tayo nagbabayad ng tax, pati pulubi. O, halimbawa, yung pulubi, namamalimos. O, namamalimos yung pulubi. Eh, sa isang araw niya nakapalimo siya ng 50. Eh yung pulubi may bisyo. May bisyo yung pulubi. Ang pulubi manigarilyo eh. Yun ang bisyo niya eh. Oh, yung binili niya sigarilyo, nakapataw na yung tax roon. Sa binili niya sigarilyo. Oh, magkano sigarilyo ngayon? 15 yata. 12. Isang stick na sigarilyo. Oh, 12. Oh, pagpalagay 12 na isang stick na sigarilyo. Oh, sa binili niya sigarilyo na yon, nakapataw na yun, yung tax na binili ng pulubi. Oh, ganun yan eh. Kaya ultimo pulubi, ultimo mahirap. Talagang lahat tayo nagbabayad ng tax. Oh. Ayan yan eh. Oh. Sinaidatan ha. Good morning sir, SDP Chay watching from Cain, south of France. Andyan yan, andyan sila sa gobyerno para magnakaw anak ng tatay niya na tunay. Ayun. Ayan, mga warta lang. Ayan, Georgie Lakap, pa mabuhay ka SGP Chay, may paninindigan ka. Ayun. Salamat ha. Tok Macau, ha. Flying carpets sana idol, para libre na ang taong bayan sa pamasahe at gasolina. Eh, paano malilibre nga eh? Itong ang kerosene, ilang ano na lang yan, December 30 na lang yan yung yung kerosene bus na yan ha, sa EDSA. Hanggang December 30 na lang yan. Oh, December 30 wala na yan, may bayad na yan January. Kaya yan mga hindi permanente yan mga yan eh. Hindi long solution yan, yung mga subsidy, ayuda, ala yan. Props lang nila yan para masabi may ginagawa. Oh. Hindi nila matanggal yung excise tax eh. Ha? Bakit? Eh wala silang mananakaw eh. Oo. Yun lang yun eh. Ganun lang kasimple yung kaya ayaw nila tanggalin. Wala silang mananakaw. Oo. At least pagka may ayuda, kunwari,
Kunwari-kunwarian lang yan, yung ayuda na yan. Kunwari-kunwarian lang yan, pero mas matindi yung nanakawin nila. Oh. Tarantaduhan yung ayuda. Yung mga iba nga, eh, panahon pa ni Duterte, hanggang ngayon, di pa nakakatanggap ng ayuda tsaka subsidy. Hanggang ngayon, di pa nila natatanggap yun. Oh, taxi driver, ano pa, tricycle driver, oh, jeepney driver, wala, wala. Yung iba, wala pa, di pa nakakatanggap ng subsidy. Pantawid ano, pasada, ala. Panahon pa ni Duterte yun, ha? O, eh, anong petsa na ngayon? Ay, wala yan, eh. Yung mga subsidy na wala yan. Katarantaduhan lang nila yan, eh. Ha? Tanggalin mo excise tax. Kung talagang totoo kayo, tanggalin nyo excise tax. Para lahat makinabang. Para lahat bumaba ang presyo. Diba? Hindi nila kaya. Bakit? Wala silang mananakaw, eh. Oh. Walang buwis na papasok sa kanila, eh. Pag tinanggal ang excise tax, eh. Walang buwis na papasok, eh. Yun nga lang, magmumura bilihin. Lahat makikinabang. Diba? Yun ang ano ron. Yun nga lang, ang problema nila, wala silang mananakaw. Kasi walang papasok na ano, eh. Na taksa kanila ng malaki-laki. Eh, bilyon yun. Yung mawawala ron. Ayaw nila yun. Ayaw nilang tanggalin yun. Kaya ang gusto nila, taong bayan ang magsasakripisyo para sa kanila. Diba? Hindi sila magsasakripisyo para sa taong bayan. Ang gusto nila, taong bayan ang magsasakripisyo para sa kanila. Yun lang yun, eh. Ganun lang kasimple yun. Maribik Martinez, tama po kayo dyan. Ang kakapal na ng mukha niyan, eh. Talaga mga ka, guruhin mo. Ang lalaki ng mga budget niyang mga yan. 2.3 billion, doon palang buhay ka na, eh. Isipin mo, 2.3 billion, taon-taon yun, ha? Hindi isang taon lang yun, hindi lang anim na taon yun, ha? Taon-taon yun, 2.3 billion ng 2.3 billion. O, plus yung confidential fund pa, tsaka intelligence fund. Isipin mo yan. O, taon-taon din yun. Alang iya. Pero hanggang ngayon, may nagawa na ba? Ha? May nagawa na ba? Wala, eh. Puro ano lang, eh. Ha? Wala pa nagagawa, eh. Alang iya. May nagawa na ba? Ha? Galing kay Mark, ha? Bako, the nice idol. Galing kay BB Parcelli, ha? Abolish na yung Senado na yan. Ayun nga, eh. Ay, wala, eh. Wala silang masasandok, eh. Ha? Eddie Boychar, ha? Idol, hindi na ba tinatalaban ng hiya ang mga politiko ngayon? Wala na yan. Hindi na tinatalaban ng hiya yung mga hayop na yan. Talagang pakapala na lang ng mukha yung mga yan. Lalo na to si Subiri. Ah, itong mga to. Sila Angara, Jesus Mario Joseph. Biruin mo, nag-post, patulog-tulog kunwari. Mga nag-post pa, eh, di ba? Mga muscle, nag-muscle pa sila, eh. Pa-post-post pa sila, eh. Ah, parang kala mo, eh, porket, ang successful sa kanila, pag, alam mo, ang successful sa kanila, pag na-approvehan yung budget, eh, yun ang pinaka-successful nila, eh. Ha? Diyan sa Senado na yan. Yun ang pinaka-successful nila, eh, pag na-approvehan yung budget, eh. Kahit wala pang nagagawa, basta na-approvehan yung mga budget nila, yung mga proposal budget nila, yun ang pinaka-successful nila, eh. Alang iya itong mga hayop na to. Basta budget, eh, ma-approvehan. Ha? Yung mga proposal budget nila, pag na-approvehan, eh, yun ang pinaka-successful nila, eh, na nagawa, eh, sa Pilipinas, eh. Alang iya itong mga hayop na to. Talagang nakakahiya na. Wala na. Hindi na nakakahiya. Ha? Talagang ano, wala na silbi itong mga to. Ha? Yun ang ano nila, eh. Pinaka-successful nila, eh. Pag na-aprobahan yung mga budget nila, nakuha yung mga gusto nilang budget, ha? Yun yung tinatawag na successful nila, eh. Bakit? Eh paano? May mananakaw na naman. Uy, successful tayo. Na-aprobahan yung mga budget, may mananakaw na naman tayo, di ba? Tuwan-tuwa na naman, eh. Di ba? Sila Subiri yan. Unang-una natutuwa yan, eh. At saka yung mga kasapakat niya, eh. Ha? Alang iya kayo. Niloloko nyo taong bayan. Ha? Oh, galing kay Joaquin Misa Jr. na suggest acceptance, it's the time mass extension. Ano pa ang igagalit natin, mga kaibigan? Malapit na tayong maputulan ng
edad. Reynaldo Nunez, ingat po kayo. Yun, salamat. Ano pa ba? Jose del Rosario, pagka ito, pagka naka sundo sa hatian nila, success na, pero hindi nila hindi nila hinihimay yung budget kung tama. Yun na nga eh. Yun ang gusto na itong mga to eh. Bakit? Eh paano may porsyento sila ron eh? Ha? Pag naging success yun, hindi na nila hihimayin yun eh. Yung mga, hindi na nila tatanungin pa yung mga kung saan mo gagamitin yan. Hindi nila hihimayin yun eh. Dahil yan, mga yan, mga nag-usap-usap na yan, magkakasabwat nga yan mga yan. Di ba sabi ko nga, ang gobyerno rito, sabwatan. Ang gobyerno rito, kampi-kampihan. Sindikato na gobyerno ngayon dito. Oh, si Jinggoy nga eh. Si Jinggoy nga, di ba? Tinanong ba si Sara Duterte? Kung saan niya gagamitin yung confidential pad na yan? Di ba, hindi na nagtanong si Jinggoy? Ano sabi ni Jinggoy? Gusto lang daw niya makita si Sara. Hindi na akong magtatanong. Gusto ko lang makita si Sara. Naknantiting. Yan ba mga klase senador? Di ba? Yan ang ano nun, diba? Kung natatandaan niyo yun, di ba? Yung sa, ano, yung sa, ano dyan sa Senado, yung confidential pan. Di ba? Iaano mo yun, ihimay mo yun. Ano sabi ni Jinggoy Estrada? Di ba? Ikaw, Jinggoy, ano ang, ano mo, tanong mo kay Sara? Hindi, gusto ko lang makita si Sara eh. Diba? Gusto ko lang makita si Sara Duterte. Ilang yung ano niya, ilang yung sinabi niya. Kita mo na. Eh ano yun? Sabwatan yun eh. Yan tinatawag na sabwatan. Kapikampihan yun. Kung saan sila makikinabang, doon yung mga hayop na yan. Kung saan sila makikinabang, makakasab-sab, doon yung mga yan. Para mga baboy, Australiano yung mga yan eh. Kung saan yung darak, doon yung sasab-sab. Ganyan lang kasimple yan eh. Diba? Kung saan yung darak, doon yan. No. Para mga baboy, Australiano nga yung mga yan. Di ba? Kung saan makikinabang, doon yan. No. Mga opportunista yung mga yan. Eh. Alang iya, itong mga hayop na. Ah, wala. Kaya itong Pilipinas na to, wala na maaasahan taong bayan. Pagka ganito mga ganito mga hawak sa gobyerno natin, ganito mga klaseng tao, sila Jinggoy Estrada, sila Lito Lapid, Bong Revilla, eh uwian na. Uwian na. Magsarado na kayo. 'Di ba? Wala nang mangyayari diyan. Lang iya. Muli mga kapartner ha. Ano pa? Ibiruin mo sahod di tumataas. Ibiruin mo tataas, ibiruin mo lalaki ng budget niyan mga 'yan ha. Halos ang lalaki ng budget niyan mga 'yan. Bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang budget niya mga yan. Mga proposal budget, confidential, intelligence fund, mga bilyon-bilyon ang budget niya mga yan. Halos talaga nga malulula ka sa laki ng budget niya mga yan, malulula ka. Taon-taon yan mga kapartner, hindi isang taon lang yan, taon-taon. Isipin mo yan. Pero ang sweldo, tumataas ba? Ang bilihin ba, bumababa? Hindi. Basta sa taong bayan, pahirap. Basta sa taong bayan, pahirap eh. Pero pag sa kanila, pasarap. Uutang pa yung mga yan. Hindi pa masisiyahan yan, uutang pa yan. Pag naghihingalo pa yung mga Pilipino, utang pa tayo. Humihinga pa ba yung mga Pilipino? Doblehin natin yung utang, gawin natin 17 trillion. Utangin na natin. Ano, buhay pa? May nabubuhay pa ba? May nabubuhay pa raw. Sige, utang pa tayo. May tumatawa pa ba? May ngumingiti pa ba? Pag may ngumingiti pa, sige. Lakihan natin yung confidential pad natin tsaka intelligence pad. May ngumingiti pa eh. Pag wala nang humihingi, pag wala nang humihinga, yun, doon na lang nila titigil. Dahil sino na lang mabubuhay sa mundo eh. Wala na eh. Dahil lahat ng inutang nila, tayo magbabayad nun. Yun ang purpose niyan. Alang iya kayo. Talaga nga, sinalaula nyo. Tapos mananawagan ka, subiri. Mananawagan ka, pagandahin ng imahe ng Pilipinas.
pagkatapos nung gahasain ng ang Pilipinas pagkatapos nung gahasain eh, pinagpasapasahan nyo tapos mananawagan kayo pagandahin ng imahe ng Pilipinas, kundi kayo isang talaksa ng mga loko-loko, ha? Ganun na ba kayo? Tama, ano, dadin kay Elia Bognot, ha? Tama ka sir, wala na tayong maaasahan, ha? Baka sakali pa kaya President BBM medyo mag kaluwag-luwag. Eh sabi ko nga ito. Ha? Ito si BBM. Ha? Hangga't nakasuporta to, hangga't may pinapanigan ito eh. Talagang wala na tayong maaasahan dito kay Bongbong Marcos. Ha? Hangga't may pinapanigan, palalagpasin niya lahat ng kahayupan na ginawa nung nakaraan administrasyon, ay wala na tayong maaasahan dito. Diba? Wala na tayong maaasahan. Pero pag nagbago siya, ha? Maganda ang ginawa niya, ha? Lahat ng corrupt, pinanagot niya lahat, mga kahayupan. Hindi lang dyan. Ako, sumaludo tayo dito kay ano, ha? Kay BBM, ito nga sinabi nga niya na tuloy ang investigasyon dyan sa, ha? Dyan sa Percy Lapid case. Yung sinabi niya yan. Ha? Doon tayo humanga. Medyo, kahit sa isang parte lang noon, doon tayo humanga. Diba? Eh tayo, humahanga tayo sa isang tao pag may ginawang tama eh. Ha? Diba? Talagang pupurihin at pupurihin natin yan. Pinupuri natin yan si Bongbong Marcos. Doon siya nagginawa niyang tuloy ang investigasyon. Hanggat walang napapanagot dyan o walang tuloy ang investigasyon, doon tayo humanga. Doon lang sa parting yun. Ha? Pero kung kakampihan niya itong mga hayop na to, ay hindi tayo hahanga. Diba? Kung kakampihan niya sa katarantaduhan, kamalian, ha? Ay hindi tayo hahanga dyan. Basta doon lang tayo sa tama. Diba? Doon tayo sa tama eh. Pag tama ginagawa mo, eh kakampi mo kami. 'Di ba? 'Yan ang masasabi natin eh. 'Di ba? Pag tama ginagawa mo, kakampi mo kami. Nasa likod mo kami pag tama ginagawa mo. Pero pag mali ang ginagawa mo, eh wala. Pasensyahan tayo. 'Di ba? Eh 'di ba? Kung kakampi ka sa mali, eh talagang wala. 'Di ba? Best friend, buti naabutan ko pa kayo. Haha, 'yun nga. Ayun, maraming salamat best friend. Ayun nga, ginabi na nga tayo. At patapos na rin tayo mga partner. At ilang oras na rin, no? Alas ano. At muli, papaalam na ako. At magandang gabi po. At muli, binabati natin, ha, mga OFW, mga immigrant. Binabati lagi natin yan. Kaya yun na lang ang pag-asa natin, yung mga OFW. Yun na lang talaga ang pag-asa natin, kaya naghihingalo pa itong bansa natin dahil sa mga OFW. Eh pag wala yan, wala na. Wala na. Ano pa papasok sa ating dolyar dito? Ano pa papasok sa ating mga remittance dito? Wala na. Kaya kahit papano, sumasaludo tayo dyan sa mga OFW dahil napakahirap mawalay sa kanilang mga pamilya. Talaga napakahirap niyan. Talaga nagtitiis siya mga yan. Di ba? Kaya talagang sumasaludo tayo dyan sa OFW. Muli, magandang gabi po. At maraming salamat. At pagpalain tayo ng Panginoong may kapal. God bless po sa atin lahat. Ayun, galing kay Orwin Nordhoff. Good evening po. Take care. Ayun, maraming salamat sa iyo. Pasensya na tayo. Medyo may kalabuan yung mata ko. Orwin Nordhoff, yung good evening po, take care. Ayun, maraming salamat sa iyo, idol, ha. At muli, magandang gabi po. At God bless po sa atin lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon may kapal. God bless po.